So welcome to my vlog, mga kapangay. Meron po akong iba vlog today. Ang iba vlog ko po is scammer. So scammer po ito. Na-scam po ako ng copy ko. Magkapera daw. O baka sila magkakapera, hindi ako. So ito po yung usap na tumawag sa akin, unang tawag sa akin. Hello? Hello po, mama. Sabi din mo na, ma'am, yung manager kanina. Pag-copy ko magkapera. Okay, so sabi din mo na ito nga. Manager kami dito. Okay, para kayo na lang po mag-trisa. Para diretso lang ito. Ano po ba yun? Teka lang po, mama. Aakit pa ako dito sa building namin, okay? Sa opisina namin. Kasi po, mama, nandito yung manager namin. So, yun yung sabi niya, na aakit daw siya sa building nila kasi nandun daw yung manager nila. So, yung tatawag daw siya sa akin noon, maya-maya daw, tatawag siya sa akin. So, ito na yung pangalawang tawag niya. Ayan. Hello po, nandito na po yung manager namin. Kakausap niyo po? Sige po. Sige. Ito na yung manager daw na kakausapin ko. Binanggit ko pa yung pangalan ko, ah. Ito po ang kumpleto pangalan at address na binigyan ko dito, sigurado kung kalayo dito. Opo, yan po yung ginagamit ko pong address. Ayan. Ano ko pong trabaho niya sa katalukuyan ako, ma'am? Ang trabaho ko, wala po. Nagbabantay lang po ako ng anak ko. Magdadalawang taon bukas. Yung anak ko ninyo? Opo, single mother po ako. Single mother ko kayo. So ayun, nag-explain pa ako na single mother ako at nag-aalaga lang ako ng anak ko, wala akong trabaho. Pero yung pinadala ko yung sito sa inyo, sigurado naman kung siguro yung life ko ay nalilig yan, hindi na maayos, di ba? Opo. Ang office ko magkapera, makakatagda po ba yun ang 650,000 pito? Ayan, 650,000 daw ang matatanggap kong pera. Medyo choppy na dito. Tinanong ko, totoo ba yan or hindi? Totoo daw at hindi daw yun yung scammer. So baka iniisip niya, hiniram ko lang daw yung cellphone na to at baka hindi daw sa akin to kung sakaling tawagan daw ulit ako.
So, nagtanong ako sa kanya. Nagtanong ako sa kanya kung pag niloadad ko daw yung number na ginamit na ito, tapos ititext daw ako kung natanggap nila at ipapasa daw nila sa akin yung reference number sa Banco de Oro. Sa akin. Sabi ang tinanong ko yung lalaki na to na kapag niloadan ko yung number nila, ipapasa daw nila sa akin yung reference number. Tapos pupunta ako ng Banco de Oro, ipapakita ko yung reference number. Tapos pag hinanapan daw ako ng valid ID, ipapakita ko daw yung dalawang valid ID ko na SSS at PhilHealth. Kasi kung hindi ko daw maipakita yon, hindi daw ako makakakuha ng pera. So, kailangan ko daw loadan sila. So, bakit ko sila loloadan? Ah, diba? So, nagtanong din ako sa mga ibang tao na, totoo ba to? Kasi nanalo daw ako ng 650,000 sa kopi ko magkapera. Ayun nga, sabi nga nila, wag daw ako maniwala kasi scammer yon. Kasi sila daw, nangyari daw sa kanila yon, nanloloadan din nila yung kinakausap nila, then hindi na sila magpaparamdam. Ito tulad na ito, ako, kung sa mga nagtatanong kung ginawa ko ba, o niloadad ko ba yung etong number na tumatawag sa akin, so, hindi po ako nag-load, totoo lang ha. Hindi po ako nag-load sa kanya. So, kunwari, nag-load ako. Medyo puno na kasi yung memory ko, kaya hindi ako masyadong ano. So, ito yung huling tawag na niya sa akin. Yung babae na yung sumaugo, kausap ko. Kung naloadan ko na daw ba yung number kasi wala pa daw. Sabi ko, niloadan ko na pero sa totoo hindi pa. Kasi syempre, i-scam ako, di ba? Kaya huwag tayong magpadala-dala sa paniniwala ng mga kalingko ngayon. Sisingiling ka tapos mananalo ka tapos sisingiling ka. Di sana yung panalo nila, yung bibigyan nila, di dapat may load na, may sarili silang load, di ba? Hindi sila manghihingi ng load, mga mongoloid. Eto. Hello po. Nasaan na po kayo, ma'am? Kasi po naghihintay kami dito, ma'am. Anak ko yun. Naloadan ko na, ah. Ayun, niloadan ko na, ah. Naloadan ko na. Bakit po lang naparating dito na lahat, ma'am? Parang galit siya, di ba? Parang galit magtao. Magalit sumagot. Wala daw pong dumating na load. Talagang wala kasi di ko niloadan. Ba't ko kayo luloadan? Ini-scam niyo ako. Tignan ko muna lang po na tarating na, okay? Tignan mo kasi naloadan ko na eh. Baka makulit ko na naman. Sila na akong pera. Okay. Kamil! O
Oh, yun, sumigaw ni scammer. Maya-maya pinatayan ako. Ayan. Oh, yun, wala na. Pinatayan ako. Sinigawan lang siya ni Kuya JR ng scammer. Ayun, pinatayan ako. So, kung di siya scammer, dapat sasabihin niya sa akin na hindi po ito scammer, totoo po ito, nananalo ka, na ganyan-ganyan. Huwag mo kayong bigyang magsasalita ng scammer kasi ito ganyan-ganyan. Dapat pinaglaban niya kung totoong hindi scammer yun. Diba? So, yun na po mga kapangi. So, welcome to my vlog ulit. And then, thank you for watching. Ayun lang po yung aking vlog na ipapakita sa inyo. Ay, ipinarinig sa inyo na sana naiintindihan nyo po. Yun po. Thank you for watching.